Hello guys, kumusta kayo? Pasensya na kayo, ngayon lang ulit nagbalik. Medyo hindi ako nag-video nung mga nakakaraan ng pagkain ko kasi medyo nalulungkot pa talaga ako sa pagkawala ni Inang. Iyak na naman ako, Diyos ko. Ben ka arte, ano? So ayun, inabraw ulit yung pagkain ko, sarap. So ito. Ito mo yung inabraw. Ito. Nilagyan ko na naman siya ng sealing green. Nalagyan ko siya ng okra, my favorite, my all-time favorite okra. At saka ng ampalaya. Ampalaya, kinat ko siya ng ganyan, ampalaya, ayan. Tapos nilagyan ko siya ng krabasa. Tapos nilagyan ko siya ng sitaw. Tapos kahit na bawal talaga sa akin yung sitaw, guys, natakam talaga ako kagabi kasi kumain si Madam ng sitaw. Nainggit ako kay gusto ko ng sitaw din ako ngayon. So, nilagyan ko rin siya ulit ng mushroom. Ay, nalaglag na. So ayun, pulutin ko kasi sayang malinis naman yung tiles. So ayun, that's all. Let's eat, guys. Move on din pag may time. Pero hanggang ngayon, guys, sa totoo lang, di pa ako nakapag-move on kasi may kilt sa puso ko. So ayun, kahit ni sila, maiyak pa. Basta yun, kasi namimiss ko si inang ko. Ilang beses kasi niya sinabi kung kailan ako uwi. Nung gusto na niya ako makita. Pero hanggang sa uling hininga niya, hindi ako nakauwi. Kaya tuwing matutulog ako sa gabi, naalala ko talaga siya. Diba yan? Hindi ko ma-enjoy. Nagmumuni-muni, pasensya na kayo. Pag mahal mo kasi ang isang tao, mahirap mawala sa puso mo. Alam mo yan, yung pakiramdam na, kaya pala yung, madali mo lang sabihin sa ibang tao pag nakikita mo na ganyan na may nawawalan sila mahal sa buhay. Yung madali mo lang sinasabi na kaya mo yan, lilipas din yan, pero sa totoo lang pag sarili mo pala mahirap, ang hirap pakawalan. Ang hirap pakawalan yung lungkot yung pag talagang sarili mo palang pamilya. Ano ba yan, mahiyak ako, wait nga, kukuha akong tissue. Nakatak-in pa ako niya na. Kaya, so medyo mahaba yung story ako. Kasi nalulungkot ako kaya gusto ko nagsasalita bang kumakain. Yun. Yung madali mo lang palang sinasabi sa ibang tao na kaya mo yan, tanggapin mo yan, ganun-ganun. Pero hindi. Kasi yung nawala sinang, sobrang ako hindi ko pa natatanggap. Alam niya kung bakit. Kasi malaki ang utang na lubkay niya. Dahil kung hindi sa kanya, wala ako sa mundong ito. Kasi kung hindi niya pinanganak yung nanay ko, hindi rin ako may papanganak ng nanay ko at wala ako dito sa mundo ngayon. Kaya sobrang sakit sa kalooban niya. Yung huling pagkakataon sana na makita siya at makasama. Hindi na nangyari. Kasi dahil sa pandemic, di na kami nakauwi. Yung pag magbe-video call kami, lagi niyang sinasabi, pag sinasabi ko na, inang, magpalakas ka. Intayin mo kami. Sinasabi niyo sa akin, matanda na ako, pahina na ako ng pahina, baka hindi ka na kita mahintay. Ayaw mo yun, yung laging paulit-ulit sa isip ko. Kaya parang ang hirap-hirap magbubam. Kaya parang nahihirapan tanggapin yung puso ko na wala na yung lola ko. Wala na yung inang ko. Wala na yung inang ko na pinagmulan ko. Basta yun. Kaya nanahimik ako ng ilang linggo sa pagbibidyo ng pagkain ko. Akala ko strong na ako. Hindi pa rin pala. Kasi parang doon na maraming bumabagabag. Na kung sana hindi nag-pandemic, baka nakasama pa namin na buhay si inang. Basta yun, lagi nagpapaalala lang sa akin yung pag nag-uusap kami na paano ka agawid? Bumakot akong
agkapsot nga agkapsot bagikon. Pero salamat na lang din sa Diyos kasi ang isang malaking, ang isang napakalaking ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung umalis siya nang hindi nagkasakit ng malala. Basta yung araw lang na yun, sinabi lang niya, nahirapan na siyang huminga. Wala, hindi siya nakaranas ng katulad ng iba naman na hospital pa ng matagal. So yun lang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kaya minsan medyo na gumagaan yung kalooban ko. Pero pag naalala ko yung mga usapan namin sa video call, doon talaga humihina yung loob ko. Basta yun guys. Baka sabihin nyo masyado na akong madrama, babay na nga, mamaya na lang hindi ako makakain ng gusto. Kasi na, ano ba yan? Hindi ko makontrol yung pagtulo ng luha ko. Hindi ko mapigilan. Basta pag tungkol na kainang. So, ayun guys, salamat sa panonood nyo sa akin. Sana huwag kayong magsawa at huwag nyo akong i-bash. Alam ko naman na gandang-ganda kayong lahat. Bye-bye. I love you guys. Ingat palagi.